Welcome sa Clairvan Channel, mga katiktik. Ngayon i-share ko lang kung paano i-fix ang DFU mode not found sa unlock tool, mga katiktik. Ito kasi ang problema, mga katiktik. Detected siya sa Trio tools pero doon sa unlock tool natin is failed. DFU mode not found. So kapag i-click natin tong boot RAM disk generic one, usually ginagamit natin to pag nagbabypass tayo ng mga iPhone, is ang lalabas dyan is DFU mode not found, failed. Pero dito sa Trio tools natin is detected. So dito natin yan makikita, mga katiktik, sa device manager. So yung parang lib USB. So ito yung, mga katiktik, diba sa Trio tools natin is detected. Tapos dito natin, click natin tong device manager ng ating unlock tool. So mas maganda gagamit kayo ng malaki-laking monitor para makitang-kita nyo, mga katiktik. So loading pa yung device manager natin. Siguro na busy kasi dalawa na yung ano dyan. Dalawa na yung nakabukas. So hintayin lang natin na mag-loading. At kung bago ka lang dito sa channel ko, pa-subscribe na lang din. At syempre, pa-like na lang din ang video na to kung isa ka sa mga natulungan ito. So close ko lang yung isang device manager dito, mga katiktik. Yan. So, yan. Ito yung ano natin, mga katiktik, driver. So, ito, i-update natin to. Select. And then, click natin. Next. So, kapag maano na yun, mga katiktik, maklik, lilipat po yun dun sa baba, mga katiktik. Yan. Makikita natin yan pagka tapos na yan. Naglo-loading pa ulit. So, lilipat siya dun sa baba. Makikita nyo naman yan, mga katiktik. Ituturo ko kung saan baba siya lumipat. Yan. Medyo loading lang talaga. So, yun. So, ito yun, mga katiktik, yung naka-highlight na blue. So, yun po yung driver. So, dapat ganyan, mga katiktik. Kaya, i-check nyo yung device manager nyo kung ganyan. Kasi, pag hindi, yan, hindi talaga madidetect sa Trio tools. Ay, sa unlock tool. Ngayon, detected na po siya, mga katiktik. Kaya, no, kinlik ko yung boot RAM disk. So, detected na po siya. Ulitin ko, mga katiktik, kasi nag-failed po yung ano. Ulitin ko, i-DFU ang cellphone, yung ating iPhone. I-DFU ko lang siya. At para mapakita ko sa inyo na siya po ay success. So, take note, mga katiktik, kailangan i-update natin yung driver sa ating device manager. Kasi pag hindi, nandun yung parang lib USB ba yun, is hindi po ma-found ng ating unlock tool. Kaya i-check nyo kapag hindi ma-detect ang DFU mode sa unlock tool nyo, i-check nyo yung device manager nyo. So dapat ganun ang gagawin nyo. At kung pag-select nyo sa driver, mga katiktik, is wala, maaari naman kayong pumunta dito sa Trio tools. Merong driver dyan ng iTunes. So papakita ko. Antayin lang natin na mag-success to, mga katiktik, para lang may ipakita ko sa inyo na siya po ay success na po ang kanyang pag-boot sa RAM disk. Oops! Baka naman pwede ma-subscribe ang isa kong channel, mga katiktik. Salamat! Okay, let's continue! At yun, mga katiktik, konting hintay na lang at mag-success na siya sa booting RAM disk natin, mga katiktik. Yan. So, ituturo ko na dito kung paano install ang driver kapag wala kayong makita doon sa update ng driver doon sa device manager. So madali lang naman, mga katiktik. Ayan, malapit na. Patapusin lang natin to at pag natapos to, yun, ituturo ko na sa inyo kung saan banda yun, mga katiktik. Ayan, so tapos na. Tapos na mag-boot RAM disk, mga katiktik. Click ko lang muna tong restore backup. Ayan, restore backup ko muna, mga katiktik, para matuloy ang matapos tong pagbabypass natin sa 7 Plus. So, ang purpose ko dito is senior ko lang kung paano i-fix yung hindi ma-found ang DFU mode sa ating 3 unlock tools. Pero sa Trio tools is detected, sa unlock tool yung hindi. So, yung kanina, yun po yung tips para ma-detect sa ating unlock tool. Yung i-update mo yung driver doon sa lib USB sa device manager. At kung wala kang mahanap doon, mga katiktik, na driver, so ito yung sinasabi ko na ituturo ko kung saan banda i-click para ma-install ang driver. So konting hintay na lang at ayun, natapos na. So
Tapos na yung bypass ko. Hindi ko na lang pinapakita yung mga katiktik. So, pag hindi nyo nahanap yung driver, ito yung gagawin yung mga katiktik. Iurong ko muna yung Trio Tools para makita nyo. So, puntahan nyo lang yung toolbox. Yan, itong toolbox na to. And then yung iTunes Utility. Yan, click mo lang yung iTunes Utility. And then Repair Driver. Click mo lang yan, Repair Driver mga katiktik. And then Repair Driver ito. So, since okay na yung driver ko, hindi ko nagagawin yan mga katiktik. Pero pag hindi mag-work sa inyo, yan po yung gagawin nyo. So, naway mayroon kayong nakuhang idea dito mga katiktik, ganyan lang ang pag-fix para ma-detect yung ating iPhone sa ating unlock tool. So, maraming thank you at hanggang sa susunod ko na tutorial. Maraming salamat sa pag-tune in sa aking channel. Bye-bye!